So ayun mga bro, it's me again. Muli, welcome back sa akin channel. Pasensya na kayo mga bro, medyo mahigit isang linggo wala tayong na-upload ng mga tutorial. Gawa kasi bro, yung kamay ko nadali ng grinder, muntik na maputol. So kaya wala tayong tutorial. So ngayon mga bro, maglalagay ako ng relay sa busina kasi yung busina ko mahina na siya. So maglalagay tayo ng relay sa busina para lumakas-lakas naman ng konti. Kaso bro, mamaya na kasi umilinis muna tayo ng mot-mot kasi ang dumi na eh. Mga nyo mga bro, mamaya at gagawa tayo ng tutorial kung paano magkabit ng relay sa busina. Tapos na tayo maglinis. So kakabit na natin. Ay, bale bro, hindi pala ito yung kakabitan ko ng relay kasi malakas naman ang busina nito. So yung isang motor ang kakabitan ko. So bale mga bro, yan yung kakabitan ko ng relay. Mahina na kasi ang ano niyan, busina. So yan ang kakabitan natin ng relay. So yun mga bro, welcome back. So kakatapos ko lang maglinis ng isang motor. So ngayon mga bro, magkakabit na tayo ng relay sa busina. So bakit nga ba tayo mga bro nagkakabit ng relay sa busina? So ang kahibahan kasi mga bro ng mayroong relay ang accessory mo, gaya ng headlight, ng signal light, yung auxiliary lamp, auxiliary light na tinatawag. So pag once na mayroong relay, ang nangyayari, parang naidedirekta niya mismo doon sa battery kaya lumalakas yung supply nung sinusupplyan itong relay. So, yun mga bro, para maikli lang yung video natin, so umpisa na natin. So, yun mga bro, so mayroon tayong relay ito. So, ang relay ko ay 5 pins relay kung nakikita nyo. Ayan, mayroong 86... 85, 30, tsaka yung dalawa ang 87. So mga bro, yung ibang relay 5 pins, meron kayong makikitang 87A tsaka 87. So magkaiba yun. So ang isa doon normally close, yung isa normally open. So itong sa akin ay parehas 87. So parehas to normally open. So pag once na sinuplyan nyo itong dalawa, itong 85 tsaka 86, nagkakaroon ng contact itong 30 tsaka yung 87. So yun mga bro, so umpisahan na natin. So bali nga mga bro, tatandaan nyo lang, so ito, kung nakita nyo, nandito yung 85 tsaka 87. So, ito yun. Itong dalawa. Kasi may numbering yan eh. Kailangan, hindi kayo malilito sa number. Itong dalawa. Itong dalawa. 85 tsaka 86. So, kung dun sa nagtatanong, okay lang ba kahit magkabaliktad to? Halimbawa, yung 85, yung 86, opo. May pwede yan. Pares gagana din yung relay mo kahit magkabaliktad yan. So, ang gagawin nyo lang mga bro, hahanapin nyo yung busina nyo. So sa akin kasi ito yung motor na ito bro, naka dual horn yan, ayan. Wala lang yung isang busina, tinanggal ko na. Ayun yung isang busina, ayun kung nakita nyo ito. Ito yung terminal nya ng busina. So hahanapin nyo lang yung busina nyo, tatanggalin nyo yung terminal nya.
Kagaya nito. So ito ni naman 'yan. Ayan. So magka-connect 'yan dalawa. So naka-series lang 'yan. Ayan. Naka-connect 'yan dito. So ang gagawin niyo mga bro, yung 85 tsaka yung 86, doon niyo ikabit sa stock ng busina. So ayan. I need some. Sundan nyo lang bro, madali lang to. Kasi medyo mahina yung busina ko, marami kasi akong mga ilaw eh. Kaya ganun. So ayan mga bro, tanggalin na natin to. Kasi naka dalawang busina kinabit ko dito eh. Kaso nga medyo mahina na. So magkakabit, sabi ko magkakabit ako ng relay. Ayan. Mura lang naman yung mga bro, mga ang relay na ano lang yan eh. 150. Depende. Kasi magkaiba yung price yung 5 pins, 4 pins. O magkaiba yun. So ngayon mga bro, ito yon. Ito yung nanggagaling. Kasi yung busino nito mga bro, wala naman dito yon. Nandito yan sa may... Nandito yan sa may, ayan dyan, dito sa may headlight. So tinanggal ko lang. So dito ko nilagay. Ayan. So ito yung manggagaling, mga bro, tandaan nyo. Ito yung manggagaling dito. Ito yung manggagaling, ito yung dalawang wire na to. Ito yung nanggagaling dito sa push. Push button ng busina. So ito yon. So dito nyo ikakabit yung 85 tsaka 86. So ito yon mga bro. Itong puti at tsaka itong dilaw. So merong iba-ibang sa pag bumili kayo nito mga bro, baka malito kayo, merong itim, merong pula. So tandaan nyo lang yung numbering ng relay. 85, 86 dun sa stock ng busina. So ito yon mga bro. So tanggalin na natin. Ayan. Ayan. Bro, nabalatan ko na. Kung nakakita nyo, nabalatan ko na. Ulit, dyan nyo itatap yung 85 tsaka yung 86. So, ito yun. So, ikabit na natin. At mga bro, huwag nyo kakalimutan malagay ng electrical tape. So yun mga bro, ito na, kabit na natin. So meron tayo natitira dito, yung 30 at 87. So itong 30 mga bro, ikakabit nyo to doon sa positive nung battery. So meron akong pinagapang na wire dito. Ito galing to ng positive ng battery. So ito yun mga bro, ito yung kulay black. Dito nyo ikakabit yung 30. So ayan, sa positive, tinapos sa positive. Ayan mga bro. When your faithfulness to me,
Yun mga bro, tanda no, ito yung 30. So, dito yung sa ikakabit. Hallelujah. Yan. Tapos, electrical tape. Okay, galing. Doon lang sa kabilang bahay. Magdadala. Dami niya naman bahay. Tatay mo yun? Tatay mo? So 30. So yun mga bro, so nakabit na natin yung 30. So meron tayong natitirang 87. So itong 87 mga bro, ikakabit nyo sa dun sa terminal ng busina. So ito yung dalawa. So kahit saan dyan, dalawa. So pipwede nyo yung pagkabitan yan. So ikabit na natin. Yun mga bro, nakabit na natin, sa kumpleto na natin yung apat na terminal relay. So mayroon pa tayong natitirang isa, yung sa busina, yung isang terminal. So ito mga bro, ikakabit nyo lang to sa body ground, kahit sa grounding, kahit sa metal parts ng body nyo dito sa chassis. Piliin nyo lang yung walang pintura. Ayan. Pero sa akin mga bro, mayroon akong pinagapang na wire galing mismo dun sa negative nung battery. So ito yon. Kasi wala akong magandang pagkakabitan dito ng grounding niya. Katinan niyo man, oh. Puro nakalawang yan. So ang ginawa ko, nagpagapang ulit ako ng isang wires. Ayan. So ito yon. Kinabit ko sa negative ng battery. So ayan yon. Ayan mga bro. So dun ako magkakabit ng negative niya. Ito yan mga bro. Para tanungin natin. I see the King of Glory. Yan. People change. Ayan mga bro, kumpleto na yung relay natin. So recap tayo. So ulitin ko lang mga bro. So mayroon tayong 4 pins na relay. So ito yon. So mayroon yung numbering 85, 86, 30, tsaka 87. So yung 85 tsaka 86 mga bro, ikakabit nyo siya doon sa stock ng busina. Doon sa stock, wiring ng busina. So ito yon. 85 tsaka 86. Kahit magkabaliktad po, pwede yung gagana pa rin yun. Yung 30 ay nakakabit sa battery, positive ng battery. Yung 87 nakakabit siya dun sa terminal ng isang busina. Tapos yung busina nakakabit sa negative. So yun mga bro, try natin kung gagana. Tunay na mga bro, ang lakas niya. Narinig niyo ba yun? Oh. So ganun ang kaibahan mga bro, pag mayroong relay yung busina mo.
Kasi yung ang nangyayari, parang dinidirekta mismo sa battery yung busina mo. Kahit saan, pwede kayo magkabit ng relay. Sa ilaw, kung mahinang ilaw nyo. So, okay mga bro, so ihahanap ko na lang na magandang paglagyan to ng relay kasi wala, ang pangit naman kung dito mo ilalagay. Siguro dito ko na lang ilalagay. So, mamaya ayusin ko na lang. Yun mga bro, ganun lang yung paglalagay ng relay doon sa busina. So, simpleng-simple lang naman. Apat na wirang naman to. So, sa una lang kayo malilito dyan. Pero pag once na nakabisado na yung wiring ng relays, madaling-madali na sa inyo yan. So, yun mga bro. Sana meron kayong natutunan. At pasensya na kayo bro. Ngayon lang tayo nakapag-vlog. Gawa nung mapuputol kasi yung kamay ko eh. Nag-render ito nung nakaan eh. Kaya hindi tayo makapag-tutorial. Yan mga bro. So, kung meron kayong hindi naintindihan. Ay, may fans pala tayo. So, mga bro. Kung meron kayong hindi naintindihan, so huwag niyong kalimutan mag-comment at sasagutin natin yan mga bro.